guys, welcome ulit sa aking channel. Ako si Raymart at ito ang What Pops. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng ganitong klaseng video. Gamit ko lang po dyan ay mobile phone at na ginamit ko pag-edit ay yung KineMaster. Ang parang po na ginamit natin dito yung chroma meron dito sa KineMaster. Tuturo ko po sa inyo kung paano po ito. Pagka tayo ng project, ito, select aspect ratio, 16 by 9 yung pipiliin ko. Import natin yung background na gagamitin natin. Media, camera. Ito. Ayan. Oops. Duplicate, delete lang natin. Isa. Pag-pin layback nyo, nag-a-animate siya ng ganyan. So, para maalis natin yung nag-a-animate. Ito. Ganito po. Click nyo yan. Tapos dito sa crop, yan, start position, end position, magkaiba sila. So para pareha sila, hindi na siya gagalaw, click nyo po itong dalawang line, yan dalawang line. So magmerge na yung dalawang yan. Kung ano yung pagkakakrop nya dito sa start, ganun din yung sa end. So ganyan na natin, itama na natin yung scale nya. Yan. Tapos, check. Play natin. Hindi na yan gagalaw. Okay. Ngayon, import na natin yung green screen. Kailangan nyo pala dito green screen video para ilagay natin dito. Ang na-download ko, yung dinosaur. Dinownload ko lang siya sa YouTube. Kung meron kayong gustong i-download na may green screen, search nyo sa YouTube. Marami naman doon mga free na binibigay nila. So, para ma-add natin, dito tayo sa add layer tayo. Dito sa layer, media, download. Click ko si dinosaur. Yan. Nandito na siya sa pangalawang layer na naka-overlay siya dito. Nasa ibabaw siya ng background natin. Titingnan natin kung hanggang saan lang siya. Ayan, hanggang dito lang siya. So, pagdating dito, ikat na natin. Para makat niya siya, select niyo yung layer na ikakat niyo. Itong gunting, itong scissor, click niyo. Tapos, meron ito, trim to left of playhead. Pag yan ang kinlik niyo, mabubura yung, simula dito sa line na pula na to, mabubura yung pakaliwa. Ayan, nabura siya. Andun natin. Pag ito namang trim to right o playhead, mabubura niya yung simula dito sa line na to na pula, pakanan. Okay. So, hindi yan ang kailangan natin. Andun natin. Ito ang kailangan natin. Split at playhead. Yan. Click natin yan. Yan. Naputol na yung kung saan nakatapat yung line natin na ito na pula. Ngayon, hindi natin kailangan itong part na to. Ito. Delete na natin yan. Delete. So, ito. Ito lang ang kailangan natin. Yan. So, umpisa dapat wala pang audio. So, para maalis natin yung audio nito, no, hindi pa siya ngumanganga eh. Wala pang dapat sound yun. So, para maalis natin yung sound dun sa umpisa, click natin yan. Click natin tong scissor. Extract audio. Gagawin niya, paghihiwalayin niya yung audio sa video. Yan. So, para ma-maximize niyo yung layer dito sa ilalim, para makita niyo na mas maigi yung timeline nyo, click nyo lang ito. Yan. Tapos para mas lumaki yung preview, i-drag nyo lang ng ganito. Yan. Para lumaki. So, ito, may audio siya dito. Nakikita nyo, ayan, may audio siya dyan. Hindi natin yan kailangan. Ikakat natin yan. Select. Trim. Split at playhead.
delete. Yan. Yan, tingnan natin kung tama na siya. Okay na siya. Ngayon, ito naman. Ito na tayo sa ating chroma. Select natin yung chroma. Tapos, scale lang natin. Yan, scale. Ito para ma-scale. Itong arrow na to, ito. Yung, yan, yung parang itong arrow na yan. Yan. Yan, para mabutas natin yung chroma, maalis natin yung green. Dito tayo sa, ulit, select natin yung layer. Punta tayo rito sa chroma key. Enable natin. Yan. Wala na agad yung green. Lilinisin na lang natin yung faded siya. Punta tayo dito sa show mask. Yan. So, dapat itong white, white na, ano yan, pure na white yan. I-adjust lang natin dito. Yan. Tapos yung black, dapat puro black yan. Walang may iwan na white dyan. So, off natin yung show mask. Yan. So, may natira siyang green. Adjust lang natin ng konti. Ayan. 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 Okay na, nawala na yung green. Pwede nyo i-adjust yung detail curve. May enhance nyo yung detail ng pagkakaroma kasi minsan parang may butas-butas siya ng konti. Dito, pwede nyo i-adjust yan sa chroma details dito. Ayan. Adjust nyo kung pa hanggang sa maalis yung green niya. Yan. Okay na to. Yan. Scale lang natin ng konti. Lakihan pa natin siya. Yan. Tapos, ang gagawin ko, iduduplicate ko yung layer na ito para gumawa naman tayo ng shadow niya. Gagawin natin, dito sa tatlong dot na ito, dapat nakaselect yung layer na i-duplicate natin. Itong tatlong dot na ito, itong tatlong dot, click natin, duplicate. Yan. Meron na siyang copy layer dito sa ilalim. Ngayon, gagawin natin, punta tayo rito sa mirror, rotate natin siya ng paganito. Yan. Check. Ayan. Tapos, punta tayo rito sa crop. Open natin yung mask. Ayan. I-crop natin ng ganyan. Tapos, feather. Feather. Okay. Tapos, click ulit natin yung layer sa ilalim. Dito sa color adjustment. Baba natin itong sa dulo. Ito. Para maging dark siya. Maging black na siya. Tapos, check natin yan. Click natin ulit. Punta tayo sa opacity. Baba natin yung opacity niyan. Okay. Ayan, drag na natin to dito sa ibaba. Yan. Kung napapansin nyo yung paa niya, pumapatang yung shadow niya doon. Click lang natin itong tatlong dot, tapos send to back para nasa ilalim siya nung dinosaur. Yun, okay natin yan. Medyo babaan pa natin yung opacity. Yan, tapos okay. Testing na natin. Play. Yan. Okay. Yun, ito. Trim natin yung background. Ipantay na natin doon sa video. Okay. Color naman natin yun. Medyo ilapit natin yung kulay niya sa background. Yung dinosaur. Color adjustment.
Okay. Okay na sa akin to. Export ko na siya. Yan, export. Tingnan natin. Pagkatapos natin i-export, doon ko naman siya lalagyan ng color filter. Para bagong project, import na natin ngayon yung ginawa natin dito sa export. So, ito na siya. Ito na siya. Yan, ito na siya. Nagyan na lang natin siya ng color filter. Yan. Kung anong gusto nyong kulay, kayo na bahala. Ito, parang maganda to. Ito, maganda to sa akin. Okay, ito sa akin. Yan, click ko yan. Medyo cinematic yung kulay. Play. Export na ulit natin. Check natin dito sa gallery. Kung nandito na siya. Export. Try nyo paglaruan. Tapos, maraming namang mga green screen sa YouTube na pwede nyo ma-download. Tapos, import nyo sa picture o kaya sa video na gusto nyo paglagyan. And guys, salamat sa pagpanood nyo sa aking video at kung nakatulong po ito sa inyo, sana subscribe kayo, click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga i-upload kong videos.